Hello guys, welcome back to my channel. My name is Bea. In this video guys, I will only update you about my immigration case for my application I-130 for my son under 21 years old. And isi-share ko din sa inyo guys kung paano nakarating yung case ko to the point na ina-approve na ng US Embassy or Consulate Manila, Philippines, yung expedite request ko. So if you haven't watched my videos, previous videos yet, please do watch so you can get some ideas kung ano yung isa-send nyo kapag nag-send kayo ng expedite request. And let's review real quick about my immigration case, guys. So nag-apply ako ng I-130 para sa aking anak under 21 years old. And that was 2015 pa. So after I submitted my application, after 2 months, nakareceive ako ng notification from USCIS that they approved my application. So from USCIS, pinu-forward nila yung papers ko to NVC, National Visa Center. So sa National Visa Center, guys, nakapinding doon yung application ko kasi. And I keep calling them every year to keep my application active. Kasi ang reason ko, gusto ko maka-graduate muna ng high school sa Pilipinas yung anak ko. Kinumplito ko yung papers ko, tsaka yung fees, documents lahat, 2020 na. So ngayon, noong 2020, naabutan naman ng pandemic, halos ECQ, laging ECQ sa Manila. So yun, lalong nagtagal. Last year, August last year, 2021, nag-apply ako ng expedite request kasi I was worried na mag-21 na yung anak ko, hindi pa nakarating dito. So nag-apply ako ng expedite request, expedite interview. Pinasa ako sa NVC. Every 2 months, nagre-reply sila sa akin na saying that they cannot approve my request as of now, something like that. So last January, naka-receive na naman ako ng ganong notification na hindi pa nila ma-approve yung request ko. So, ang ginawa ko guys, this is my tip. Ang ginawa ko guys, humingi ako ng tulong sa congressman namin dito, sa lugar namin. So, I'm living in San Antonio, Texas. Humingi ako ng tulong sa congressman dito. So, yung staff ng congressman, nag-email doon sa NBC. Kasi sa NVC guys, meron silang congressional unit din. So, ang communication is congressman staff here to congressman unit sa NVC. And then, I think nakatulong yun siya guys na mapabilis din ng aking case or ma-expedite ang aking request. Kasi nagpa-follow up yung congressman staff namin dito sa NVC. Tapos isi-send sa amin yung email kung ano yung sinabi sa kanila. And then, yes, I think nakatulong guys kasi the other day, naka-receive ako ng notification from NVC that US Embassy or Consulate Manila, Philippines, ina-approve nila yung aking expedite request for interview sa aking anak. So, pretty much soon guys, maka-receive na kami ng schedule para sa aking anak sa interview. And yeah, very happy kasi ang tagal naming nag-antay sa interview. Laging nag-i-ECQ sa Manila. So, yun guys. Ayun yung tip ko guys. Hingi din kayo ng tulong sa lugar nyo, sa congressman, kung saan yung state nyo. So, that wraps up this video guys kung paano na-approve yung expedite request ko for interview sa aking anak. And if you want to watch more of my immigration experience video, please don't forget to subscribe to my channel and click the notification bell to stay up to date with my content. And please, if you like this video guys, please give me a thumbs up. And thank you for watching. Stay safe everyone and God bless.